Hi everybody, ito na naman tayo. Kumusta kayo ng magandang magandang umaga ngayon? Meron tayo na naman pag-uusapan. Kaya hinihiling ko lang sa inyo ay sana tangkilikin nyo itong aking mga video kasi ito naman ngayon ang gagawin natin ay yung pattern ng jacket. I-explain ko lang sa inyo kung paano ang paggawa ng pattern. Tapos, ito ngayon hindi ko maituturo sa inyo ang pagtahi kasi wala naman akong tela na pang jacket. Sasabihin ko sa inyo ang ating ngayong gagawing jacket ay para sa pangkalahatan, lalong-lalo na yung sa tag-ulan. Ito namang jacket na to, kahit na mga anong tela, pag gusto mo, ay magagawa mo. Ito lang ay pattern para kung paano. So, hindi pa kasi ako nakakaluwas ngayon. Bawal pa makaluwas na makapamili ng panggagawing jacket. Pero pag nagkataon na na medyo maayos na ang ating panahon, siguro makakapamili ako ng mga tatahiin ko na pang bestida, pang jacket, pang pajama, darating tayo dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, subscribe lang, huwag ninyo akong pabayaan. Ito ngayon, i-explain ko lang sa inyo muna ang paggawa ng pattern ng jacket. Tali-tali na yung aking liig. Kasi nga, wala naman akong, hindi pa ako nakakabili ng magkakamats doon sa aking camera. Darating pa lang tayo doon. Sana, iusap ko lang sa inyo, doon, skip the ads. Ayan. Dito ito ngayon. Manila paper lang muna tayo. I-explain ko lang sa inyo kung paano ang pagsukat. Alam na ninyo ang pagsukat kasi nagsukat-sukat na tayo noon. Ito ngayon ang paggawa ng pattern. Kung paano ang paggawa ng jacket. Kaya ito ay papakita ko sa inyo kung paano tayo maggawa ng pattern. Kunwari, ito ay tela. Diba? Ang tela naman ay laging malalapad ang tela natin. Uumpisahan nyo lagi yung tagiliran ng tela. Ninyo yan. Tutupiin ninyo. Lagi kayong mag-uumpisa sa harap. Kasi ang ninyo yung dulo. Ito yung dulo ng tela. Tapos pag kayo mag gawa, hindi ba madilim? Ito. Dito tayo sa shoulder. Ang jacket naman ay hindi kailangan na fit sa atin. Bahala na kayo kung ano ang sukat-sukat ninyo sa mga jacket nyo. No, gusto niyo ng fit na jacket, gusto niyo yung maluwag. Kaya ito gagawin lang natin ang pattern kung paano. Ito yung tila lagi. Ang gagawin niyo doon sa dulo, tutupiin niyo ng ganito para sa diba sa gilid ng ating jacket, sa bukasan ng ating jacket ay merong laging nakatupi dito.
Bali, ganyan ang magiging lagay natin. Tutupiin natin. Kunwari ito ay tela. Kung sa tag-ulan ang gagamitin nyo na tela ay para hindi kayo nababasa, ang gagamitin ninyong tela ay taffeta. Taffeta. Pag-uumpisa tayo dito sa gilid ng... Excuse me. Ashley? Pakisindi nga ang ilaw dito. Sorry. Kasi ang aking ilaw ay nakapatay. Kaunting liwanag. Ito na yung ating tela na tiniklop natin ang gilid. Ito yung harapan, ha. Magme-measure tayo ng halimbawa ay ang sukat ng ating jacket ay 6, halimbawa 16 ang shoulder mo. Karamihan ng shoulder natin ay 14. Kalahati ng 14 ay magsusukat tayo. Ito ay sukat lang, ha. Kailangan dito sa ating tinupian na dubli na ang tupi, dito tayo magtatanda. Bakit? Kasi pag ano, sinuot mo na yan ay magiging overlap na siya, nakatakip siya ng ganon. Kaya ito yung ating pang ay Diyos ko po, ano nangyari dito sa mga pintil-pin ko? Nagsingawan lahat. Yes, perfect po. Kamagulo, bebe. Ayan. Ito yung ating pinaka-edge natin. O, ayan. Ayan ay i-overlap natin. Magkabilaan yan. Kunwari, magkabilaan yan. Kaya dito tayo mag-umpisa mag-sukat ng shoulder. Shoulder. Halimbawa lang ito, ha. Pero karamihan ng shoulder natin ay ito. 16. Kaya kalahati ay 16 ay 8. Tapos gawa tayo, mag-ano tayo ng sa shoulder. Yan. Shoulder. Tapos, ang bust niya ay, kunwari ay 30. Ang kalahati ng 38 ay 19. 19. Gawin na lang natin ay 20. Kasi jacket naman, kailangan maluwag. Ayan. Maluwag sa pambaba ito. Pambaba ay lalaki. Kunwari lang itong sukat. Hindi naman ito sukat ko. Ngayon, ang 20, tutupiin mo. Kasi 20. Pag inikot mo yan sa katawan, ay 40 na yung ganun. Ganun na yun. Ganun na siya. Ngayon, ang gagawin mo, kukunin mo yung 20, eh, tutupiin mo yan siya ng 20, 10 siya. Bali, ito na yung 20 ang 40 yung bewang, ay ano, dibdib niya. Jacket naman ay diretso yun. Diretso na pareho na sila ng sukat. Hindi ko makita. Wait lang, ha. Ang hirap ng bulag. Dito na lang tayo sa
Hindi ko makita yung ano. Hanggang dito sa baba. Yan na yung ating katawan. Ngayon, ang susukatan natin kung paano ang haba ng jacket. Kumporme sa haba na gusto mo. Ito ay pangkalahatan na lampas ng puwet. Ang shoulder niya ay 16, di ba? Iyon ang ano lang ng sukat ng ating katawan. Yung shoulder ay kailangan talon kasi jacket. Ang gagawin natin ay 28. Lalaki babae kasi ito ating sukat. Gagawin natin ay 23. Dito tayo sa 23. Iyon ay normal lang ito na haba ng jacket. Ito kasi ay hindi naman ito talaga ang sukat. Kunwari lang natin ito. Ngayon, ang armhole niya ay kailangan maluwag. Maluwag siya. Kung ang armhole niya ay 16 o kaya 18, i-ano mo siya dito. I-ano mo siya dito ng halimbawa 16 yung armhole niya. O kaya 14. Ako kasi, pag nagtatahi ako, kahit bestida, ginaganyan ko lang yan, oh. Ginaganyan ko lang siya. Dinadangkal ko lang ng ganun. Kaya dito na yung ating armhole. Jacket kasi ito. Ngayon, gaganyanin na natin yan. Diba? Yan ang armhole. Ito, kunwari lang ito na pattern, ha? Kasi magsimple, pag nagtahi kayo, susukatin nyo ang inyong katawan. Basta, pag jacket, kailangan talon sa shoulder. Sa talon lagi sa shoulder. Bali, ito na yung ating pattern ng sa jacket. Dalawa kasi ang jacket natin na style. Tapos, ito na yung sa leeg. Lalagyan na natin ng ganyan. Gusto mo laliman pa ng kaunti, ganyan. Ito kasi, lagi natin isipin yung ating bali doble na to, ha. Tapos itong guhit mo lagi kang maglalagay ng allowance para sa tahi. Ito yung haba niya. Ngayon, gagawa tayo ng tupi. Ganyan, sa tila na kunwari ito, ha, pag nagupit na kayo. Ito yung pattern natin na binuhitan. Kailangan ganyan, bali ganyan na ang inyong cut. Ganyan na ang cut nyo. Ito yung harap. Diba? Ito na yung harap. Kaya,
Ito ngayon ang harap natin. Tapos may iba kasing jacket na ang do-drawing ko lang ha. May iba kasing jacket na ang manggas ay diretso. Halimbawa, itong ganito. Yun siya. Merong kasing jacket na di ba ganyan na yung ginawa natin? May jacket na diretso yung manggas. Dito yung nakakat. Kaya pag nagawa kayo ng pattern, ganyan. Di ba may cut dito yung sa jacket? May cut dyan. Tapos, ito, diretso na ito ng cut ng jacket. Ay, wala na yan. Diretso ito. Bali, diretso ito. Bali, ganyan. May cut na ganyan. Diba? May cut dito yung shoulder. Kaya, pag ganyan ang gusto ninyong cut, ganitong cut ang gusto nyo na mula sa may liig, cut diretso sa manggas, ganon. Pwede. Basta susundin lang. Kaya lang, ito dito sa shoulder, buo yan. Pag gumawa ka ng manggas na ganito, buo yan. Igaganyan mo yung tela. Igaganon mo siyang tela. Tutupi mo. Bago ikakat mo ng... Igakat mo na siya ng ganun. Buo, buo yung shoulder dito. Buo. Diretso. Pero ito ngayon, hiwalay ang manggas. Maggagawa tayo ng manggas. Para malaman ninyo kung paano ang pag-cut ng manggas ng jacket. Ito ay tutupiin natin. Kunwari na lang to ha. Ito ay yung jacket na manggas ng jacket. Siyempre, susukatan mo yung haba ng kamay niya. Ito, haba ng kamay. Tiniklop mo yan ha, yung tela. Tiniklop mo. Kasi buo dito. Magsusukat ka ng iba yung sukat natin ay 16. Dadagdagan mo rin siya ng ang pagsukat niyan ay paganyan. 16. Siyempre, magdadagdag yan. 16. Tapos, yung haba niya, pagpalagay natin ay 20. Tapos, yung wristband niya. Ang jacket naman ay kailangan maluwag. Diba? Kunwari na lang yan. Mag-cut ka ng sa jacket ay ganun. Ganyan lang siya. Tuwid, tapos ganyan. Tapos, ito na yung haba niya. Magaganyan. Magdadagdag ka na naman dito ng allowance para sa ito para sa tupi. Ito naman dito sa allowance. Ito, kunwari ito sa tela na. Ito, kunwari, ginawa mo na yung pattern.
Bali, ito na yun siya. Ito na yung manggas. Ito yung manggas. Ito yung sa tupi. Ito naman yung sa alawan sa gilid. Tapos yan na siya. Tapos pag nagkabit kayo ng manggas, kung halimbawa buo yung tela, dito kayo mag-uumpisa lagi. Kaya maglalagay kayo ng katnig. Lalagyan nyo siya ng tanda. Yan. Diyan kayo mag-uumpisa pagtahi. Tapos, pag nagkabit na kayo nito sa shoulder, dito kayo mag-uumpisa. Itutulak nyo ito ng kaunti para magkaroon ng kunot ng kaunti dito. Itutulak mo siya ng kaunti pag nagdikit. Itatay mo siya. Itutulak mo siya ng kaunti para magkaroon. Para may kurti dito. Pero kung talon ang jacket, huwag mo itulak kasi lulubo. Diretsong itahi mo lang siya ng ganyan. Pero lagi kang mag-uumpisa sa dito. Kakabit mo na siya ng ganyan. Tapos, kung gusto mong may style yung jacket mo, may combination, bago mo ikabit, kabitan mo siya dito sa gitna o lagyan mo siya ng white o basta kung ano ang gusto mong ilagay dyan, patungan mo siya, pero lalagyan mo siya ng piping ang gilid para maganda tingnan. Halimbawa, ang nilagay mo ay puti. Lagyan mo siya ng maliit na nakaipit na pula o kaya yellow, ganun. Diba? Para magkaroon siya ng arte. Pero kung ayaw mo naman, okay lang. Tapos yung jacket mo naman ay halimbawa babae ka, gusto mo may kurte sa mula dito sa balikat hanggang sa bewang, sukatan mo siya mula dito hanggang dito sa bewang, kung hanggang saan gusto mo may kurte, lalagyan mo siya ng garter sa loob. Sa loob, nalalagyan mo siya ng garter. O kaya tali lang. Ang paglagay noon ay tatandaan mo siya, lalagyan mo siya ng ganyan, gubuhitan mo. Dito lang, mula dito lang, buo na ito kunwari, kasama na yung likod. Ito wala pa itong likod. Sinasabi ko lang sa inyo para mabilis. Lalagyan mo ito ng dito sa likod, diba? Ito na yung, ito yung harap eh. Ito yung ilalim. Lalagyan mo siya ng mga 2 inches o kaya 2 inches na tela paikot sa jacket. Paikot. Lalagyan mo siya ng tali o kaya garter. Doon mo siya isusuot. Itatahi mo lang siya dito. Lalagyan mo siya ng lock. Kaya kung tali, nasa labas ang tali, bubutasan mo yan dyan, tatahian mo na parang tahi ng eyelet ng pulo. Ilalabas mo yung tali para pag nagsuot ka, pwede mo ipitan. Diba? E ngayon, nandito na tayo sa manggas at saka sa harap. E yung sa likod, ito kunwari, ito na yung likod. Kasi ha, kukulangin tayo sa ating pattern. Ang iba ang cut ng likod. Ano mo to, papatong mo to siya, papatong mo siya yung pattern mo sa harap, pero lampas siya, nakalampas kasi yung sa harap ay overlap ito eh, lampas siya, kaya gagawa tayo ng lampas. Tapos ang shoulder pati, ang shoulder nito ay
mahaba. Halimbawa, ito yung shoulder niya. Ito yung sukat ng ayan siya. Kita nyo? Ayan. Tapos, ito yung shoulder. Tapos, ganyan. Kasi, kailangan pag tinahi mo na ito dito sa harap, dito siya tumatama sa pagtalon kasi yung isa sa likod, dito siya tumatama. Maganda siya tignan. Pero kung ipantay mo lang ang harap at likod, dito siya na tumatama dito. Pero kung mahaba ang pagkat mo dito sa ano, liig, nandito sa ano ang cut. Diba? Kaya ito ganyan na siya. Ito na yun. Ito yung pattern ng harap. Ito na yung sa likod. Lagi siyang may sobra. Yan ang cut natin ng likod. Kunwari lang ito ha, kasi kunwari ito, magkatakip ito, magkatiklop to, bali tiklop din siya. Bali, ito na siya. Pag tinabit na natin dito sa harap, tinabit na natin siya ng ganyan. Kunwari, naka, ano na siya, nakakabit na siya ng ganyan. Ayan na siya, oh. Ayan siya. Pag nakatahi na kunwari, ayan siya. Hindi siya sa gitna kasi mahaba ang likod. Yan na siya. Kaya laging mahaba ang sa shoulder ang pagtabas. Kahit sa bestida, mas maganda ang mahaba ang likod kasi para pag tumama dito siya, hindi nandito. Kasi pag pantay ang shoulder, nandito siya ang pangit tignan. Kaya kailangan medyo nandito. Diba? Harap at likod na. At meron na tayong mangga. Tapos, yung sinabi ko nga, kung gusto halimbawa, ikaw, magtatahi ka, siyempre itatry mo lagi sa sarili mo. Sarili mo lagi. Pwede mo lagyan yung wrist dito sa may wrist mo. Pwede mo lagyan ito ng garter. Kailangan, pag gusto mong may garter, medyo, ano mo ito, lalaparan mo ng kaunti para may kunot. At saka hindi yung mahigpit na garter. Tapos ito, tupi mo ng ganyan, lalagyan mo siya ng garter sa ilalim. Diba? Maganda tignan. Tapos yung, pag nagawa ka na dito sa manggas, na gusto mo may combination, halimbawa itong pattern mo, tutupin mo siya para pantay. Pantayin mo siya. Iyon ang tanda ng lalagyan mo siya ng combination. Parang may guhit dito. May guhit siya ng gano'n. Ano, klaro? Yan.
ito ini-explain ko sa inyo. Halimbawa, ito naman, nasa garter, halimbawa, ang baywang mo ay 16, aanuhin mo, ibababa mo, sa gagawin mo 17. Huwag mo itugma ng 16. Ito yung likod. 16, gagawin mo siyang 17 para yan. 17. Tapos, ang tela, tutupiin mo siya ng ganyan para may tanda siya. Lalagyan mo siya ng ano doon sa ilalim ng gusto mo malapad ng ilang inches, di tatandaan mo siya ng ganyan. Igigitna mo yung ganyan. Ganon din yung sa harap. Para pag nagkabit ka, alam mo kung saan mo lalagay yung tali. Kaya, garter. Para hindi ka na magtali-tali, garter na lang na malapad kumpormi sa gusto mong lapad ng garter. Ayan siya. Gaganyanin mo na siya. Bili ka ng tailor chalk kasi ang tailor chalk ay ayan siya. Ito na yun. May guhit na siya dito. Tapos dito sa ilalim, ang pagtahi niya na sa ilalim, tatahi mo. Parang maggagawa ka ng tela na ganong kalapad. Ito ay puro sample ko lang sa inyo para lang makuha nyo yung guide kung paano. Parang ganyan lang kalapad. Tapos papatong mo dito, umpisa sa may harap dito, dito sa side. Kaya dito gusto mo yung side lang ang may garter dito lang, magagawa ka ng ganyan, tapos ikakabit mo yun sa ilalim, tapos isusuotan mo siya ng garter. Diba? Itatahi mo siya dito, tatahi mo siya dyan, tatahi mo siya dito, tapos suotan mo siya ng garter, lalagyan mo siya ng lock dito sa bilid, lalock mo na siya doon. Kaya iyan ang inaano ko. Tapos doon naman tayo sa collar. Kung anong gusto mong collar, jacket naman kasi, iba-iba ang gustong collar. Gusto mo yung standing collar o kaya yung collar na malapad. Okay lang. May mga collar kasi na ay, naku, ang sipon ko. Parang ganyan. Yan. Parang ganyan lang na collar. Anong tawag niyo? Parang pare. Yan. Yan siya. Tapos, kung gusto mo naman yung malapad na tawag kasi hindi ko masyado matandaan na yung mga tawag doon na sport collar. Madali na lang. Magawa ka lang, susukatan mo lang yung liig. Tapos, sukatan mo lang yung, ano ba to? Natanggal pa lang, hindi ko na malayan. Gagawa ka ng collar, tutupin mo ng ganyan, yung tela, tutupin mo ng ganon, tapos kung gaano kalaki yung gusto mo, susukatan mo yung liig, lukatan mo siya ng liig,
Matanda na kasi, hindi ko na alam, natatanggal pala. Sorry. Ganon. O, ganyan. Sukatan mo ng ganon kalalim. Limbawa, 14 or 15. Sukatan mo siya ng ganon. 15. Ay, Diyos ko, patawarin po ako. 15 yung liig niya. Yan siya. Tapos, gusto mo sport collar. Ganun lang. Jacket naman eh. Okay lang. Tapos, para maganda tignan, may kurting ganun. Yan siya. Ayan na. Kailangan lalagyan natin ng korte dito para maganda ang hubog pag ginamit mo na ng ganun. Pag kinabit mo na siya ng ganyan, maganda siya. Parang ganyan. Pero kung gusto mo laparan pa, okay lang. Okay lang, kahit na anong gusto mo, susukatan mo lang yung liig. Ito yung banda ng liig, sukat. Tapos bahala ka na kung ano ang kurti mo dyan, pabilog ba o ano. Pero kung sa polo, ganito rin naman ang pagkat ng sa polo. Kaya lang ang polo naman ay ako, nagkukurti ako dito. Ito, kinukurtihan ko yan dyan. Halimbawa, sa, kunwari sa pulo ito, may korte siya ng ganyan. Ito. May korte siya. Hindi siya twin. Eh, itong sa, ano, sa jacket naman ay twin. Ito dito ay, kukortehan mo siya ng ganyan. Kaya, tatayan mo. Tapos, di ba, may, mayroon pang siyang standing collar. Nakadikit siya dito. Padikit siya dito. Standing collar ang tawag doon. Parang ganito na yun siya. Standing collar. Didikit mo na siya dyan. Dito. Paikot. Para maging pare ma para siya maging tika. Excuse me. Sarap. Ayan. Parang ganyan na siya, di ba? May standing collar kasi to. Pwede rin kahit sa jacket kung gusto niyo lagyan niyo ng standing collar. Parang maggugupit ka ng doble na mas malaki doon sa collar. Parang magugupit ka ng ganyan. Parang ganyan. Tapos, ipapatong mo siya ng ganyan. Diba? Ganyan. Ganon din ang pagtahi sa polo. Yan, nilalagyan ng standing collar. Yan ang sinasabi, standing collar. Kailangan dalawa kasi magkatakip yan. E, sa ilalim mo ito, magtatakipin mo yan dyan. Para tumayo siya. Pwede itong ating paggawa ng jacket. E, pwede ito habaan nyo yung hanggang lampas puwet. O kaya hanging dito, lalagyan nyo ng paha. Diba?
lalagyan nyo lang ng paha yung mga teenager, dito lang, hanging, ano, jacket, pwede yun. Kaya, basta pag nagkabit kayo ng collar, lagi kayong magtatanda. Lagi sa gitna kayo lagi mag-umpisa. Kasi ako ganyan ako, nagtatanda talaga ako lagi. Tinatandaan ko lagi ang gitna. Kahit dito sa liig, pag nag, siyempre pag nagkabit ka na, kakabit mo na yung dito. Tatandaan mo yung likod. Yung likod, lalagyan mo siya. Doon ka kasi lagi mag-umpisa pagkabit ng collar. Ganon din yung manggas. Dito ka lagi rin mag-uumpisa. Tapos, yung sa manggas, pag nagkabit kayo, siyempre, ito ay may talon yung harap, ay likod. Dito ka, dito sa gitna din, dito ka sa gitna, magkakabit ng tanda. Diba? Iyon ang aking sa inyo tuturo. Pero darating tayo dyan pag nakabili ako ng tela kasi gusto ko rin magtahi ng sarili. Mga sarili na lang namin. Maraming kailangan din lalo ng tag-ulan ngayon. Hindi lang ako nakakaluwas pa. Dahil bawal nga ang ano. At saka ang hirap magbiyahe ngayon kasi yung mga sasakyan paputol-putol eh. Kagaya niya, magbibisorya ako. Ano? Mabigat. Bawal sa akin ang mabigat. Di bali sana kung mayroon na akong sasakyan. Nangarap. Nangarap ng sasakyan. Kaya lang, haba na ng ating explanation. O sige, hanggang dito na lang muna. Tatandaan nyo lagi yung aking tinuturo. Kaya, babay muna. Pasensya na at nagkanda putol-putol. Oh, sige, bye-bye muna. Ingat kayo. Salamat sa video. Click the button at saka subscribe. Huwag na huwag kayo mag-i-skip ng atin at mga ads natin, ha? Sige, salamat. Salamat ng marami.